Gusto mo ba gumawa ng product logo gamit lang ang mobile phone? Paano ba ito i-edit? I-edit tayo through Canva po gamit ang mobile phone. Kung hindi mo pa yan alam kabida, alamin mo lang yan dito sa aking video and don't forget to subscribe. In today's video, tuwan ko kayo kung paano ba ginagawa ang mga product logo. Gawa ko ng product logo ng Apisness, yung aming food house, tapos meron kaming Coco Shake na pinitinas. Gagawan ko siya ng product logo, tapos ipiprint natin siya sa sticker. Gagawin muna natin is i-edit muna tayo ng ating pinaka-logo. Ano ba ginagawa yan? Alamin mo lang yan dito sa aking video. Para po meron po kayo basihan sa pag-edit. Gamitin po natin yung ating dinownload na Canva. First time natin gagamitin yun kung maganda po ba yung mga features talaga niya. Panoorin nyo lang po siya hanggang dulo. Mga kabida, ang gagamitin nating apps dito syempre sa ating pag-edit ng product logo, yung ating dinownload na Canva. Ayan, so sa mga wala pa pong Canva dyan, short video ko po dyan paano yung makakuha ng Canva. Pwede po kayo sa Play Store or pwede po kayong kumuha na Canva na yan dun sa aking video. Sa link po yun, sign up lang po kayo dun. Punta na tayo sa, syempre sa Canva. I-click lang natin yan. Marami po dito mga templates na pwede natin gamitin. Gagawa tayo ng logo. So pupunta tayo sa logo, syempre na template, tapos see all. I-click nyo lang tong see all. Marami kayong makikita ang mga template na pwede nyo gamitin. Pero syempre, may mga template dito na may bayad. Tulad na ng mga nakalagay na paid na yan. Mga bayad po yan pag ginamit yung template na yan. O pwede rin naman kayong gumawa. Ito sa create blank. Pwede rin kayong sariling gawa ang gamitin nyo. Ito po idea na pwede nyo gamitin. Syempre doon na tayo sa walang bayad. So pag walang nakalagay na paid, yun yung pwede nyo gamitin na walang bayad. Hanap tayo dito na pwede kong gamitin para sa aking Kablan Beef Buko Shake. Tulad po nito kasi mas gusto ko yung font niya. So, click ko lang to. So, ito pa yung gusto kong gawin. Pero hindi naman sobrang gaya. Pero ito yung mas okay na gawin kong Buko Shake logo. Ayan. Kasi gusto ko po pabilog siya. Kasi ilalagay ko kasi siya sa bote. So, tandaan nyo din mga kabila. Pag gagawa kayo ng product logo, kung gusto nyo, kung ipapaprint nyo siya, halimbawa sa mga transparent sticker, maganda yung white yung background niyo or tipong mga dark yung mga font, ganyan. Tapos, yung background is mga light lang. Kapag mga vinyl, syempre mas parang, mas kahit anong kulay, pero mas maganda syempre yung makulay, colorful. Sa akin kasi, pabilog yung gagamitin ko. Siguro itong pinaka-background niya, gagawin ko na lang yung white. Kasi hindi, bilog naman po yung kailangan ko dyan. Tapos, itong mga bilog na to, ayan, tulad ng first layer ng bilog, punta tayo doon. Ayan, yung ito na to. Palakihin ko lang. Sagan natin sa dulo. So, okay na siguro yung ganyan. Tapos, ito, ang gagawin ko, ibang kulay. Siyempre, yung kulay ng Kablambi. So, more on yellow kami or gold. Ayan. So, ito mas okay siguro. And then, sa pangalawang layer na niya, click natin. Palakihin din natin. Medyo taas lang din natin siya. Spacing sa una. Ayan. So, siguro yung kulay nito, ganyan na lang din. Parang ang ganda kasi, diba? So, sa pangatlong layer ng bilog, so, click natin. Ayan. Lakihan din natin. Siguro yung spacing, yung tama lang din. Pero, hindi naman sobrang malaki. Ayan, siguro. Tapos, ang kulay natin, syempre, kung ano yung kulay, yung pinakaunang. So, gawin natin siya, yung kulay ng pinakaunang layer natin na bilog. Ayan. So, ngayon po, itong mga nandito, pwede na natin pag-delete yan. Kasi, Buko Shake naman nito. To, kung gusto nyo gamitin yan, pwede naman, pero hindi ko na kailangan siguro yan. Itong mga bilog-bilog, aalisin ko na rin. Tapos, ito, siguro, pwede na rin to. Lakihan ko na lang. Sagay ko sa gilid. Parang design na rin yun. Ayan. So, lagay ko dito sa gilid. Tapos, ito kasi yung font na to. Gusto ko yan. So, ito yung gagamitin natin na font. Ayan. Tapos, siguro itong candy, delete na rin natin. Siguro, ito pa ako magamit ko. So, ito, pwede natin itong ibaba. Ito din isa.
Kasi to, yan. Kung magamit natin yan, pwede natin ibabaki na. And then, syempre, dito sa name, ito yung name ng store nyo. So, itong store namin, ang pangalan is Kablambi. Kablambi. Kablambi po daw po kasi kami. Ayan. So, itong Kablambi, kapag naging ganyan po yan, ihila nyo lang po ito. Ayan. Tapos, kung gusto nyo palakin po o paliitin, nasa inyo yan. Ayan, ganyan nyo lang. And then, syempre, Kablambi. Kukuha tayo ng clip art na B. So, itong B kasi is bubuyog. So, kukuha tayo ng B. Punta tayo sa purple na to, na may plus. Tapos, pupunta tayo sa elements. And then, i-search lang natin dyan. B. Ayan. O kaya ito, Bumblebee. Ayan. So, may makikita kayong mga clip art dyan, mga photos dyan. So, dito tayo sa graphics. See all natin yan. Ayan, so ito mga makikita nyo. Parang ano din po siya na may bayad, tas may hindi. May free, tas may bayad. Itong may nakalagay na pro, yan po may bayad. Tapos itong mga walang pro, yan pwede natin gamitin. So syempre dun tayo ulit sa walang bayad, di ba? So ito ko tulad nito sa number 1, yung pinakauna. Yan. Pwede natin gamitin. So, pwede natin siyang diikal. Nalagay lang natin dito. So, ang gagawin natin is dalawa. Kasi itong kablang po talaga, kambal po yan. So, pinag-rambo-rambo lang yan ang tatay ko para maging kablang. Ayan, kablang B. So, duo or double B po ang tawag dyan. So, ito, gagawin natin dalawa. So, i-click nyo itong plus sa taas para maging dalawa siya. Tapos, syempre, pangit naman pag magtalikuran. I-flip natin siya para humarap sa kabila. So, gagawin natin ito. Tatay sa flip. Tapos flip horizontal natin. Ayan. So, tapos, pwede natin itan. And then, medyo ganyan tayo. Paganyan lang natin. Tapos, ito sa kabila. Pwede natin lakihan o liitan. Tapos, medyo ganito lang natin. Ayan. Tapos, pagtabihin lang natin siya. Ayan. So, Kablambi. So, dual sila. So, Kambalbi yan. Ginawa lang Kablam. Ayan. Tapos, syempre, meron din kami ang pangalan kasi ng Sir Kablambi Food House. So, yung food house siguro kahit maliit lang siya. So, pwede kayong mag-search ng font. Punta ulit kayo sa purple na to. Tapos, pupunta kayo sa text. Ayan. Pipilian po kayo ng mga font na pwede nyo gamitin. Pag may pro nga, may bayad. May mga, ano din naman na walang bayad. Kahit hindi naman sobrang kita yung food house. So, itong sparkle, parang ang ganda. So, mas okay siguro to. I-click natin. Palitan muna natin siya. Ayan, tapos palitan natin siya ng food house. Oops. Palitan na natin siya ng food house. Ayan. Tapos, lagay ko siya dito sa gilid. Ayan. Kahit di naman masyado malaki. Basta makita lang yung Kablambi. Kasi Kablambi yung pinaka-main niya. So, ayan, food house. Ayan, di ba? Parang ganda. And then, syempre, ang pinaka-titled or pinaka-binibenta natin is buko shake. So, buko shake ilalagay natin sa gitna, di ba? So, gagawa, kukuha muna tayo ng clip art ng buko. So, pupunta ulit tayo sa purple na to. And then, pupunta ulit tayo sa elements. And then, search naman natin is buko. Ayan. Pag walang buko na lumalabas, ayan, coconut, ayan. Okay, ayan. Tapos, tuta tayo sa graphics, si all lang natin. And then, ayan. So, may makikita tayo mga buko dyan na may bayad, tapos walang bayad. Siyempre, yung related sa shake na buko siguro. Siguro pwede ito. Ayan, ayan. Tapos, parang mas maganda rin siya na ganyan, no? Parang ito yung maging background ko. Or pwede rin liitan, pero parang, diba, liitan. So, nasa sa inyo, pero parang gusto ko na malaki siya. Parang ito yung maging background. Ayan. So, pwede siya maging background. Siyempre, hindi kita yung Kablambi. Itong pinaka-clip art na to, ipababa natin. So, punta tayo dito sa more. Tapos, send natin siya backward. Click mo ng background, backward, send backward, backward, hanggang sa makita mo na yung Kablambi. Ay, masobrahan. Send, bring it upward naman. Alam, send backward ulit natin.
Ayan, makikita mo na yung kablang. So, yan, nasa baba na siya ng kablang. So, para makita syempre yung kablang, pwede naman natin lagyan to na parang stroke. Kiklik natin yung kablang B, tapos pupunta tayo dito sa may effects. Tapos, lagyan natin siya ng shadow. Siguro, i-click niyo ulit ng isa pa, gawin natin puti yung shadow. Ayan. So, parang mas nakikita siya. Ayan, puti. Diba? Yung shadow niya is white. Ayan. Ayan, baba natin. Saba natin. Ayan. So, yan. Okay na. So, diba, pinaka-logo lang din naman natin yung kablang B, diba? Kahit di na siya sobrang taas o laki. And then, hit na lang natin. Basta nasugit na lang. Ayan. Tapos itong isang stair natin, lagay natin dito sa kabila. Ayan. Ayan. Tapos yun. And then, ngayon lalagyan na natin yung buko shake. So, ngayon, mas maganda kasi mag mili tayo ulit ng font. Punta tayo dito, tapos sa text. Yan, tapos pili tayo ng font na pwede natin gamitin. Itong Just Bleed. Ayan, gamitin natin ito. Tapos, ungroup natin. Gamitin lang siguro natin itong isa. Gamitin din natin. Palitan lang natin siya ng buko. Buko. Tapos itong isa, shake. Ayan. So, ngayon, bali, in-ungroup kasi natin siya. Pwede natin siya magamit kada isa. Ayan. So, itong buko, pwede natin palitan siguro ng font yan. Na medyo iba dun sa kabila. Pwede siguro yan. Tapos, medyo hit lang natin na ganito. Ayan, tapos, lakayan natin. Tapos, pwede natin palitan siya ng color. So, i-dark natin. Parang maganda rin yun. Tapos, ang gawin natin, lagyan na lang natin siya ng effects sa shadow na kulay puti. Ayan. Tapos itong shape niya, medyo lita natin ng konti. Tapos pwede natin palitan. Okay na yung font, palitan na lang natin ng kulay. Red. Ayan, red. Parang ang ganda ng red, diba? Tapos, lagyan natin ng effects din. Tapos, ang shadow niya, gawin natin white din. Ayan. So, mas okay, diba? Ito, pwede natin siyang gawin kasi made with real buko. Made with real buko. Ayan. So, kahit huwag natin puro matataas. So, format natin as natin. Ganito lang. Ayan. Tapos, palitan lang natin siya ng kulay ng font. Siguro black. And then, pahaba natin siya. Ayan. Palitan natin siya ng font. Tapos, yung parang hindi siya sobrang, kita. Siguro yung mga ganito lang. Anonymous po. Alam natin. Ayan. Tapos, ito, lagyan natin ng curving. Parang naka-curve siya. Ito tayo sa effects. Punta tayo sa effects, sa shape, tapos yan. Tapos, flip natin pa kabila. Ayan. Yung parang nakaan. Yan. Ito, syempre, gitna natin. Yan. Tapos, itong dalawang bilog. Lagay natin siya dito. Yan. Sa kabila din. Diba? So, make sure nyo lang na nakagitna siya. So, yan. Medyo taas lang natin. Medyo baba. Ayan, medyo taas. Ayan. So, siguro okay na to. Parang simple lang. Simple lang ba?
So, depende naman sa inyo, kabida, kung anong mas okay sa paningin ninyo. So, ito kasi parang okay na sa akin. So, ayan, pwedeng-pwede na natin siyang isave. Tapos, pwedeng-pwede na siyang gamitin or i-print sa inyong mga sticker para mailagay na natin siya sa mismong product natin dun sa lagayan ng ating mga booty sticker. So, ito ginawa ko, next vlog po, next video, ipiprint natin siya. So, isave na natin siya. Paano ba siya isave? Punta kayo dito sa save na yan. Tapos, save as image po natin siya. Ayan, nagpre-preparing na po siya mag-save sa ating gallery. Ayan. So, pag sinave po kasi natin siya, masasave naman na siya automatic sa gallery. Ayan, so makikita natin. Punta na tayo sa gallery ninyo. Ayan. Tapos, ayan, makikita nyo na dito yung ating ginawa. Ayan. So, ang isa pa sa ginagawa natin, kasi tingnan mo, kung maliliit lang naman yung logo mo, pwedeng-pwede na rin naman. Kasi syempre, libre lang naman to. And hindi siya sobrang clear. Pero, okay din naman kung maliliit lang naman yung ipapaprint nyo. Pero ang next, ang isa pang ginagawa ko dito, punta ulit tayo din sa Canva. Ang ginagawa ko sa kanya, zoom in ko siya. Tapos, i-screenshot. Ayan. So, kasi pag nakita natin sa screenshot, ito sa gallery. Ayan. So, medyo may pagka, hindi na siya blurred. Ayan. So, mas malinaw dun sa sinave natin na original. Ayan. So, yun. Nasa yun. Discarte lang din naman kung paano makakuha talaga ng nakakuha ng ganito na walang bayad, syempre, di ba? Pag syempre, pag may bayad or premium account, may premium account ka na, mas clear siguro. Saka kung ikaw mismo yung gumawa ng template, may mga resizing naman doon, pwede kang gumawa. So, yun ang mga kabida na edit na natin siya. So, next video po natin, ipiprint natin siya syempre sa sticker tapos ilalagay na natin yung ating product sa ating mismong lagayan. Ayan. So, watch nyo lang po yan kung ano yung sticker na gagamitin ko. Ayan. So, abang-abang lang po kayo sa video na yan. So, hanggang dito na lang po ang aking video, kabida. Don't forget to like, share, and subscribe po to my YouTube channel, Lahat Kabida kay Ate Mas. So, till next video po, comment down below lang po sa mga may katanungan at mga video na gusto nyo ipagawa pa sa akin related po sa mga business or sa mga binabalak ng pagtatayo ng ganitong negosyo. Salamat po! Hi mga kabida! Dahil natapos mo ang aking video, pwede nyo na po ako tulungan sa aking pag-vlogs. Pwede po kayong magbigay ng gift thanks sa aking YouTube account. So, kahit po anong video dyan, click mo lang po yung aking YouTube video. Tapos, meron po kayong makikita sa gilid na o sa baba ng thanks. Ayan. So, i-click mo lang po yan. Tapos, pwede po kayong magbigay sa akin ng mga super thanks na tinatawag. Ayan. So, makakatulong po yan sa aking pagbablog. At pwede din po kayong magbigay ng stars sa aking Facebook account. So, pupunta lang po kayo sa Facebook account at i-click nyo lang din yung mga video ko doon. At meron din po kayong stars na makikita doon na stars mula sa puso. Ayan. So, pwede rin po kayong mag-join sa aking community. Ayan. So, itong community na to ay makakatulong sa inyo. So, iyan po mga yan ay sobrang makakatulong din po sa akin. Lalo na sa aking mga tutorials. Ito na rin po yung way para po makatulong din kayo sa akin. So, maraming salamat, kabida. God bless everyone.